Hello po mga kabayan, nagbabalik po si Michelle. Well, ngayon po gusto ko po i-share po sa inyo kung ano po bang merong buhay po dito sa Canada, kung ano po yung realidad na dadatnan nyo kung kayo po ay pupunta dito. Well, unang-una nga po pala, no, so ito share ko po sa inyo ha, yung sarili ko pong journey, no. Alam nyo ba, kahit ako isang permanent residents na, marami pa din akong struggle sa buhay ko. Hindi porkit matagal ka na sa Canada, eh marami ka ng pera, mayaman ka na. Hindi po ganun yung kabayan, ano? Lalo na kung nagbabayad ka ng mortgage mo. Nagbabayad ka kasi din ng mortgage. Pag may bahay ka na, kailangan mo nang magbayad ng heater. At the same time, kailangan magbayad ng tubig. Ng bills mo, yung internet mo, kailangan pa magbayad nun. Kailangan pa magbayad ng insurance ng sasakyan, ng bahay, insurance mo, at insurance ng buhay ng asawa mo. Lahat may insurance dito, no? So, minsan iniisip mo kung sapat ba yung sinasahod mo o hindi. Minsan kulang pa, kaya minsan nangungutang. But then, as much as possible, wag na tayo mangutang kasi ang hirap din mangutang actually, yung wala rin natitira sa sahod mo. Kaya minsan natuto na rin ako minsan sa mga pagkakamali ko kung ano na lang yung meron, pinagkakasya ko na lang. Kumbaga, ano eh, talaga higpit sintron eh sometimes eh. So kung sa tingin nyo mayaman na kami mga nasa Canada na matatagal na, well, nagkakamali po kayo. Lagi pong may struggles actually. Depende na lang po yan kung meron po kayong mga ipon po, no. And then, katulad po niya na, no, ma-share ko lang po sa inyo. Alam nyo ba, nagdo-double job po ako lagi dati. Kasi nga po, mahal po yung pamumuhay sa Canada eh. Dito sa lugar namin, hindi pa naman ganun kamahal. Mura pa rin ang renta dito. Pero wala ditong public transportation, ano. But then, just wanna share my journey to you guys, ano. So, nung na-PR ako, trabaho ako ng trabaho. And then, alam nyo ba, sa sobrang pagtatrabaho ko, hindi ko pala namamalayan na napapabayaan ko na pala yung sarili ko. Sa sobrang pagod ko nun, ano, pumasok ako ng umaga, and then pumasok ako ng tanghali. Alam nyo ba, nararamdaman ko nung time na yun, nagpapalpitate yung puso ko, sobrang bilis ng timok ng puso ko. Tapos nararamdaman ko, nahihilo na ako actually. And then nararamdaman ko, yung kalahati ng katawan ko, alam mo yun, yung parang ano na, namamanhid na. Yung isa, hindi ko na maramdaman actually. Kala ko nga na-stroke ako, yun ang pakiramdam ko. Tapos ayun, tawag dito, naramdaman ko, yung wala na akong ano, nahimatay na ako yun. Pero alam mo yun, yung diwa mo, buhay yung diwa mo. Parang nagdasal ako ng dasal lang sa Panginoon, Panginoon, wag muna po. Pero alam nyo ba, pumasok din sa isip ko na, nabayaran ko ba yung insurance ko? Kasi kung hindi ko nabayaran yung insurance ko, kawawa yung maiiwan yung asawa ko, kawawa. Tsaka lagi ko niisip yung pamilya ko sa buhay eh. Yung pamilya ko, yung nasa Pilipinas, yung mga aso ko, niisip ko sila, kawawa sila. Kasi pamilya ko na rin sila eh. Naiyak tuloy ako. But then, alam nyo ba, tawag dito, kaya ang insurance dito sa Canada, napaka-importante, kabayan. Kung bago ka sa Canada, huwag mong kalilimutan na kumuha ng insurance. Alam nyo ba, nung bago din ako sa Canada, ang unang ginawa ng employer namin, it's kumuha ng insurance para sa amin. Talagang ginagawa niyang safety kami para din sa kinabukasan namin at para sa pamilyang nag-aantay sa amin sa Pilipinas. Yun nga, no, kabayan, na so no hospital ako noon, and then nalaman ko noon, no hospital ako, wala na pala akong potassium. Halos mauubos na yung potassium ko, buti na lang naagapan, ano. So nakakaano pala yun, pwede ka palang mamatay doon pag naubusan ka ng potassium. Kaya no, alam mo yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon, binigyan niya ako ng another life. Ayun nga kabayan, ano, talaga nagpapasalamat ako, binigyan ako ng Panginoon ng pangalawang buhay. So simula nung nalaman ko na napaka-importante ng potassium, kumakain na ako ng fruits, ng banana, ng avocado, yung pampaboost ng potassium. So talaga natakot ako noon, ano, kaya alam niyo ba, simula nang mangyari yon, mini-make sure ko na talagang bayad talaga yung insurance ko. Kasi you never know eh, kung ano yung nag-aantay sa ina bukas. Kasi trabaho ka ng trabaho, pero sa isang iglap lang mawawala yan kapag may nangyari sa'yo eh. Well, sana po nakatulong yan, ano. So ano pa ba yung mga nangyayari dito sa Canada? So nagtatanong kayo, bakit ang daming homeless, nagkalat ang homeless? Siguro walang trabaho. Well, nagkakamali kayo. Marami pong trabaho, maraming homeless, oo. Bakit? Kasi nahihirapan po sila makaahon po sa depression nila. Mahirap po actually. And actually, meron nga ako napanood,
isang Pilipino siya. Nandun ata siya sa Calgary ba yun? Nasa malawak na ano siya na bakanting lote. Alam niyo ba, sobrang lamig noon. Sobrang lamig. Parang na-depress siya siguro. Hindi ko alam ano kung ano yung tumatakbo sa isip niya. Ah, nakita ko, napanood ko lang po ito ah. Alam niyo ba, wala na siyang belo. Tinanggal niya na yung medyas niya. Parang nag-aantay siya, mawala na lang siya sa mundo. Nakakalungkot ka ba yun? Ano talagang, parang hindi natin alam kung ano yung nasa isip niya. Buti na lang, meron pa rin mga Pilipino na tumutulong sa mga kapwa natin Pilipino, ano. So, hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa kanila. Siguro, isa siyang visitor's visa na pumunta dito, tapos hindi naman nakatagpo ng trabaho. Hindi natin alam actually, kaya maraming trabaho, kabayan. Kailangan mo lang maghanap ng trabaho. Yung mga homeless, sila yung tutulong sa kanila actually para makahanap din sila ng trabaho. Kailangan nilang tulungan ang sarili nila. And then, ano pa ba? Tapos, yung mga visitor's visa, tourist visa, actually, yun ang pinakamadaling pathway para makarating kayo dito sa Canada. Pero, alam nyo ba, hindi nyo alam kung ano yung dadating yung realidad dito. Unang-una, pagdating nyo dito, wala kayong trabaho ang dadatnan. Kung meron kayong kamag-anak, okay. Meron kayong tutulugan, meron kayong kahit papano tutulong sa inyo, magpapakain sa inyo. Paano kung wala kayong kamag-anak? Alam nyo ba, every minute na stay nyo sa Canada, gumagastos kayo, nagbabayad kayo ng renta nyo, pagkain nyo, paghahanap nyo ng trabaho, nagbabayad kayo, kailangan nyo mag-commute, nagbabayad kayo sa taxi. Diba? Hindi po ganun kadali actually. Meron ang 6 na buwan, hindi pa nakakahanap ng trabaho. Diba? 8 buwan na lumipas, wala pa rin. Hanap pa rin siya ng trabaho. Nag-renew na naman siya ng visitor's visa niya. Mahirap talaga actually, hindi ganun kadali. Kaya wag po kayong maniniwala doon sa mga agency na nagsasabi na halika, halika, pumunta kayo dito sa Canada as visitor's visa. Maraming trabaho. Huwag na huwag kayo maniniwala sa ganyang kabayan. Hindi totoo yan. Ayoko po kayong huwag nyo na pong hayaan na maramdaman nyo pa sa sarili nyo pag nandito kayo, nandun kayo magsisi. Well, okay lang po kung pupunta tayong temporary foreign worker. Ayan, okay yan. Kasi pag dumating ka sa Canada, may dadatnan at dadatnan ka na trabaho dito, may tutulong sa'yo. But then, kahit isa kang temporary foreign worker, merong mga ano, meron pa rin tayo mga struggles, di ba? I-share ko lang po ito sa inyo, no, kabayan, no? Tayo, trabaho tayo ng trabaho. Pero minsan yung katawan natin, napapabayaan natin, hindi natin alam kung ano. Parang, alam mo yung lahat ng tinarwaw mo, mawawala dahil lang sa panagkasakit ka, di ba? Nabalitaan niyo po ba yung isang Pilipino po, nahimatay siya doon sa pinagtatrabahuan niya na halos wala na po siyang buhay, na sini-CPR na po siya. Actually, parehas po sila, nandito na po yung pamilya niya, yung anak niya, pati yung asawa niya, nandito na. Pero parehas po sila naka-temporary foreign worker. So, si lalaki po yung nahimatay, actually, pinapump na po siya as in wala na pong buhay. So, yung babae po na taranta, no? So, moving forward, kabayan, ano? So, dumating si kabayan doon sa ospital na nire-revive pa rin siya. At, alam nyo ba, 20 minutes pong patay na si kabayan. Nung pagkadala, yung, alam nyo po yung nilalagay sa dibdib, di ba yung dikuryente? Nung pangalawang ganun po, doon po nagkaroon po ng buhay. Nakakatakot po actually nung napanood ko ngayon eh, parang ang buhay nga naman ng tao, hindi mo masasabi kung hanggang saan, ano, mapa-temporary foreign worker ka, visitor's visa ka, or kahit permanent residence ka, hindi mo alam kung ano nag-aantay sa iyong buhay eh, no? Katulad nun, biro mo, nagtatrabaho lang siya, tapos bigla na lang siya nahimatay. Munti ka na siya mawala sa mundo, pero napakabait pa rin ng Panginoon na binigay siya ng another na pagkakataon na mabuhay sa mundong ito. Ibig sabihin, meron pa rin siyang mission sa mundo. Ang sabi, yung puso niya, merong problema, no? Yung bulb ng puso niya, hindi gumana. Tapos, ang pagkakarinig ko, kailangan siyang i-open surgery, heart, tapos papalitan na lang ng mechanical bulb yung ano niya, yung puso, yung pump ng puso niya, no? So, ay, nalaman ko na sooner later, naging okay na si kabayan, pero kailangan pa rin ng ano, no, ng talagang matinding pag-iingat. Kasi yung puso yun, you never know, eh. Well, actually, meron din po ako sa inyo isya na ganyan. Meron din po akong kaibigan na ganyan, yung asawa niya po, no? Pero, alam niyo ba ang kinaganda sa Canada, no?
sa open heart surgery, pero wala kang babayaran. Mechanical valve surgery 'yun ah. Wala silang binayaran noon actually. 'Yun ang kinaganda no sa Canada eh. Kaya di alam niyo ba at minsan tinatanong ko yung asawa ko, sabi ko, saan mo ba gustong tumanda? Sabi niya, sa Pilipinas. Pero, maganda talaga sa Pilipinas, actually, walang hihigit sa sariling bayan. Pero, nandito ako na kasi sa Canada, halos lahat dito libre. Yun nga lang, malungkot, ano? Pero sa kano makakita, ooperahan ka libre. Kung sa Pilipinas ka, kung wala kang pampa-opera, wala na. Well, yan lang po ang sa inyo. Gusto ko po i-share sa inyo, kabayan, ano? Talagang, maganda sa Canada, maganda, oo. Pero again, marami tayong struggle sa buhay. Kahit mapa-permanent residence ka, TFW ka, or visitor's visa ka, again, hindi natin alam kung ano yung nag-aantay sa ating bukas na buhay. Kaya ingatan natin ang sarili natin and lagi tayong kumuha ng insurance. Sana nakatulong po ito sa mga gustong makarating sa Canada para po may mga idea kayo kung ano yung dadatnan yung na-related dito sa Canada. Sana po nagustuhan niya kabayan and follow for more kabayan para makakuha ka pa ng maraming kaalaman kung paano ka makakapunta sa Canada at kung ano bang merong buhay dito sa Canada. Salamat kabayan!